So for Immigration 101 this afternoon, tatalakayin po natin ang isang mainit na issue. Kasi sa pakikipag-usap po natin sa ating mga kababayan dito sa London, alam po natin na sa pag-interview natin sa kanila na meron tayong mga kababayan din na natatakot po na magpa-ospital o kumonsulta sa doktor dahil po sa sila ay wala pong legal na papel. Ngayon, malalaman po natin kay Immigration Consultant Gene Alcantara kung ano po ba ang mga karapatan ng undocumented migrants. Gene. Okay, salamat Rose. Una muna, bigyan ko ng background ang ating mga tagapanood. Ano, na, unang-una, ang estimate po natin ng population ng Filipino community dito sa United Kingdom ay mga 350,000. Okay, maaari pong higit pa yan. Alam ko ang ginagamit ng Philippine Embassy ay mas mababang figure, pero batay po sa ating mga pag-aaral sa mula pa nung ang mga Pinoy nagdatingan dito mula 1970s hanggang ngayon, napakarami na pong mga Pinoy dito. Ngayon, ang question is, gaano karami ang undocumented o yung tinatawag dating mga TNTs, no? Although out of date na po yung term na yan. So, undocumented, alam ko ang estimate din ng embassy ay mga 10,000. Pero palagay ko po, mas malaki dyan ang bilang ng mga undocumented. Okay, so pag tinignan po natin, ano po ba yung mga karapatan ng undocumented dito sa UK? Ngayon, narinig po ninyo kanina ang ating kaibigang si Bong Agustines mula sa Paris na sa kanila ay merong 33,000 na undocumented. Napakalaki. So, ang bilang ng mga friends diyan, sabihin na natin, sabi niya kanina, mga 65,000 pataas. E tayo pa dito sa UK na 350,000. So, malamang ang bilang ng undocumented dito ay doble-doble. So, hindi lang siguro 30,000. Okay, so, sige, tingnan po natin muna yung slides na pin-repair natin. Yan, sige. Baka pwedeng lakihan ng konti. Okay, so ano po ba yung mga karapatan ng mga undocumented dito? Chad? Next, yes. Okay, so actually, pag sinabi pong ano yung karapatan, sa totoo lang, mostly, pag undocumented, maraming bawal. Okay? So isa-isahin po natin. So, pag undocumented kayo dito, hindi kayo allowed magtrabaho. Bawal po. Illegal siya. So, ibig sabihin, hindi rin kayo pwedeng bigyan ng national insurance number. Although, alam ko, merong iba na nakakakuha dati ng mga fake numbers, pero bihira na po dahil lahat ngayon ay na-check na nila online. So, ibig po sabihin yan, kung meron kayong employer na kukunin kayo bilang empleyado, kung hindi nila alam na kayo ay walang dokumento dito, walang visa dito, pwede nila magamit yon bilang defensa. Pero sa totoo lang, bawal sa isang employer na i-employ ang walang papel. Dahil kapag ka po sila ay nahuli, mapapain po sila ng up to 20,000 pounds. At kung sila ay direktor ng isang kumpanya, maaari po silang matanggalan ng pagka-direktor. Kaya serious po ito. Maraming mga malalakas na loob na employers na i-employ pa rin ang mga tao dahil napamahal sa kanila, ganyan, ano? Dahil madaling mahalin ang mga Pinoy workers. Pero mag-ingat din po ang mga employers. So siyempre, pagka po wala kayong papel, hindi kayo pwedeng mag-open ng bank account. So marami mga dati nang may papel na biglang nawala naman ng papel na tinutuloy nila yung bank account. Pag nalaman ng home office, tanggal po ang bank account. So kung may pera kayo dyan, ay mawawala din po yung pera nyo. Kaya pinakamaganda na kung kayo ay may bank account, ay gawaan na po ninyo ng paraan bago masayang yung mga pinaghirapan nyo. Okay, and then... bawal po, nawala yung slide natin. Okay, so bawal po magmaneho.
I mean, pwede, pero bawal po ang driving license. Okay? Tatanggalin din po sa inyo kung nakakuha kayo. Bawal kayo magkaroon ng tenancy agreement. Okay? So, bawal kayong kumuha ng anumang benefits o yung tinatawag na public funds. At hindi din po kayo allowed na mag-avail ng NHS healthcare. Okay, so ang dami pong bawal. Kaya pag nandito kayo, ang gusto ng home office o ng gobyerno ng UK, kayo ay legal. Dahil kung kayo ay hindi legal, gagawin nila ang lahat upang kayo ay gipitin. Dahil ito ang nangyayari. Dahil siyempre, wala kayo baling karapatan. Ngayon, ang isa lang na pinag-usapan doon, yung access to NHS healthcare. Ngayon, kung kayo po ay walang papel at nagkasakit kayo, sa totoo lang, pwede po kayong pumunta sa accident and emergency. Dahil titingnan po nila kayo, gagamutin kayo nila sa paunang salpukan. Pero kung ipapasok na kayo sa ospital, o liba, manganga na kayo o ano man, iba na pong usapan yon. Yun po, sisingilan na kayo. Okay? So, Chad? Next slide. Next slide, please. Okay, so napakahalaga po na kung kayo ay meron ng reason para mag-apply ng visa, ay mag-apply po agad upang magkaroon kayo ng karapatan. Kasi, lalo na sa healthcare, pagka po kayo ay merong application, magbabayad kayo ngayon ng tinatawag na immigration health surcharge na bali £400 a year sa ngayon. Ano? Pagka po kayo ay nagbayad niya, nag-apply kayo, then pwede na po kayo mag-avail ng healthcare services. Pwede kayo punta sa GP, punta kayo sa ospital, patingin kayo. Wala na po kayong problema dahil bibigyan nila kayo ng numero na unique sa inyo para makapagpatingin kayo. Chad, next slide, please. Okay. May kalalabas lamang po na magandang balita sa korte dahil ang home office ay natalo sa isang kaso. Dahil yung pinag-usapan natin na immigration health surcharge. Kasi kung isipin nyo, ang isang aplikante ay magbabayad niyan ng para sa dalawang taot kalahati, which is 400 plus 400 plus 200. That's £1,000. Ngayon, kung kayo po ay undocumented, abay, ang hirap po maghanap ng pera. Mabuti nga kung may mautangan kayo o may kamag-anak kayo dito. So, doon sa kasong ito, natalo ang home office. At sinabi ng korte na yung IHS fees at yung paghingi ng visa waiver. Ito po, kung wala kayong pera, pwede kayong lumapit sa home office at sabihin, wala akong pera, pwede ba akong mag-apply? Pero napakataas ng pamantayan nila, normally, reject. Kasi kung meron kayong tinutuluyan, o kaya may nagpapakain sa inyo, kahit na kayo'y namumulubi, ay reject pa rin dahil nga may nagpapakain at may nagpapatira sa inyo. Okay, so ang payo ko lang po, kung talagang ganito, pwede nyo ipasok ang inyong application. Kaya lang, ang home office sa ngayon ay meron pa tinatawag na appeal right. So, pinayagan sila mag-appeal sa desisyon na natalo sila. So, intayin po natin ang resulta nun. Kung talagang matalo pa rin ang home office, then kahit wala kayong pera, pwede na po mag-apply ng visa kung kayo ay undocumented. Okay, Chad? Sige, next slide, please. Okay, so kung kayo po ay undocumented, ang pwede lang ngayon, sa totoo lang, ay human rights. Kung meron kayong human rights, kung meron kayong partner o asawa na British, settled, or European, pwede na po kayo mag-apply. Kung kayo po ay may anak dito, kung Brito ng anak, o nakapitong taon na dito, pwede na po kayo mag-apply. Ngayon, kung ang buhay po ninyo ay manganganib sa Pilipinas, kung wala kayong asawa dito o anak, pwede rin po nyo siyang magamit para makapag-stay dito. Ok?
Okay? And then last options, finally, kung talaga pong wala na kayong pag-asa dito o ayaw nyo na, pwede kayong magsimula ulit, uwi sa atin at mag-apply pabalik sa Europa. Pero sabi nga nung mga kasama natin sa France kanina na si Nella Mistrusi at si Bong Agustines, sa France po, ang pagiging illegal ay hindi krimen. Okay, so kahit na po kayo ay undocumented sa France, pwede kayong magtrabaho dyan, pwede kayong magpa-ospital. Huwag lamang po kayong gagawa ng talagang krimen. So, France, kaya ang dami nilang undocumented ay dahil po napakabait ng gobyerno. Meron po kasi silang social system na pabor sa mga tao. Kung hindi man po yon, pwede po kayong pumunta sa Spain. Iba naman po ang patakaran doon. Pag kayo ay nakakuha ng employer, pwede po kayong mag-apply ng work permit through that employer. At yung huli, sa Italy po, maririnig yung pinag-uusapan ngayon na napaka-importante ay yung sanatoria. Ibig sabihin po niyan, may binabalak na amnesty, kaya medyo excited ang ating community ngayon doon. Ang Italy po ang pangalawa sa pinakamalaking population ng mga Pinoy dito sa Europa. Mga 200,000 mahigit at siguro po napakalaki din ng bilang ng mga undocumented. Rose? Yes, Gene. Thank you for that. Bago natin ipagpatuloy ang talakayan natin, welcome back, Crystal. Nawala ka kanina. Welcome back. No, I'm so sorry. Yes. I don't know what happened. I lost the internet connection. So I'm back home. Yes, and you are a little bit choppy. So we'll see what we can do. Pero bago tayo magpatuloy, bumati muna po tayo yung sa ating mga kasama dito sa live discussion. Si Rainier, nag-message uli, good PM, sorry po, hindi ako makakonect sa inyo, pero nakausap po natin siya sa telepono. He was also waiting to be connected. Sorry Rainier, pero talagang mahina yung connection sa inyo. Nasa Calawag, Quezon pa kasi po siya. And salamat daw sa sabi ng kanyang asawa, salamat sa pagbibigay ng hugay sa kanyang sa kanilang ina. And then, sino ba po yung mga babatiin natin dito? Crystal, do you have access to those na mayroong bumabati sa atin? No, I can't see it at the moment, pero I would like to... Yes. Huh? Oh, can you hear me? A little bit. So maybe we can try to improve that sound coming from your end. Danny Muyo, take care to all of us. Love watching when you connect. Salamat Danny for supporting us at marami po kayong matututunan sa ating mga sa ating in-house solicitor Crystal Diaz at pati po kay Gene Alcantara. Doon naman po sa kwento ng mga kababayan natin, message us dahil gusto po nating bigyang pugay ang ating mga frontliners dito sa UK. Rosalina Scott, condolence to the family. Ito po yung pagbibigay pugay natin kay Melo Jean Ballesteros. At Marie Fairbank, thank you One You Connect for the food packs and sponsorship. Ito po yung mga kababayan po natin na nagbibigay ng pagkain sa mga frontliners natin sa mga ospital. Salamat po. Yan po ang maliit na tulong mula sa One You Connect team para sa ating mga nurse frontliners. Honey Agustines sa Paris, salamat honey for sticking with us kahit na mahina yung signal. At may mahabang comment dito. At si Darmin Rinyon, salamat po sa inyo for sharing. At saka pag sa mga mensahe ninyo, may mahabang mensahe dito mula daw kay eto Chad, can you please highlight it? Comment from Ray Padilla of Gloucestershire Pinoys. Just one thing which I think is important. The government study on COVID-19 disproportionately affecting people from BAME background is expected to come out end of May. Aba, magandang batayan natin. As there's no option for Asian Filipino when filing or filling in the ethnicity bit
on job application forms. Ah, ito yung kampanyang nakikita natin ngayon, Gene. Ano? Yeah. Kasi nga naman, parang hindi pa talaga nakarehistro ang ating, ang Filipino community. Would you like to ano expound on that, Gene? Yeah. So pag tumingin kayo sa mga surveys o kahit na sa British surveys, no, sa British Home Office immigration application, meron dyan na possibility to indicate your ethnicity. Ngayon, siyempre, hindi po nakalagay ang Pinoy. Meron dyang puti, white, Asian, black African, black Caribbean. So, kung wala po nakalagay, kahit Chinese meron, ano? Kung wala nakalagay na Filipino, lagyan po nyo mismo dun sa other. So, other, na normally line lang siya, put there Filipino para po makita nila na Filipino lang, Filipino tayo. So hopefully magwo-work yung pag nakita nila na ang dami palang Pinoy dito, we need to be a category on our own. Okay. Dahil sabi nga ni Ray Padilla, dahil walang specific identification, hindi nila nabibilang kung ano, kung ilan ba talaga ang naapektuhan na Pinoy. Actually, this is very important kasi pag sinabing Pinoy, kahit na sa officially, ano, sa gobyerno natin, sa Philippine Embassy, pag British citizen ka na, medyo kulang na yung pansin sa'yo kasi hindi ka na nila pwede basta tulungan kung kayo ay British citizen lang. So, importante na mag-dual citizen dahil makikita nila na ay Pinoy pa rin. So, ganun din po sa UK situation. Kailangan ilagay po natin lagi Filipino ang ating ethnicity. Ako nga, nilalagay ko actually British Filipino. Pero may nagkakampanya po ngayon na magkaroon nga daw ng ganyang classification sa census. But tingnan po natin kung magkatagumpay. Okay, Rose. Thank you. Crystal is also trying to fix her camera. Pero pabatiin po din natin Carmen Hickey from Kent, mga nurses sa Gillingham frontline, mabuhay kayo at ingat po kayo. God bless you all. Ayan po ang ating masugid na taga-subaybay mula sa Kent, Carmen Hickey. I have one shout out as well. Leo Cervantes in Gillingham as well, for delivering food to my family and Filipinos around Medway. So, kudos po sa inyo. And again, congratulations for helping out yung mga Filipino dito po sa Medway. Bago natin isama sa discussion tungkol dito sa rights of the undocumented, bago natin ibalik si Nelia at saka si Bong Agustinas mula sa Paris, ay batiin pa rin po natin ang mga kasama po natin ngayong hapon. Hindi po niyo sila nakikita, pero nandyan po ang ating associate producer na si J. Montelibado MacLeod o MacLeod. Pakitama mo na lang. And and also, our technical director na nasa Pilipinas po, master editor din po namin siya, si Chad Solis. Good afternoon. At ang ating nagpapagaling na co-host, hindi pala nagpapagaling ang kanyang mga magulang. At siya po ang nagbabantay o nag-aalaga sa kanyang parents na nakikipaglaban sa COVID-19, ang ating in-house beauty queen, si Kiara. Kiara Gregorio, I hope you can join us next time para naman bigyan mo kami ng iba pang tips on how you're looking after your parents na nakikipaglaban sa COVID-19 at nagsa-self-isolate. So we're hoping na mild symptoms yung sa mama at papa mo, no, sa parents mo. So there you go. Nandiyan pa ba si Bong at si Nelia para bigyan, magkaroon din tayo ng karagdagang impormasyon patungkol sa mga undocumented migrants naman po sa Paris. Nandito po kami. Okay, narinig po ninyo yung presentation ni Dinon, ano? Diyan po, gusto kong tanungin si Miss Nelia, kasi po kayo, nabanggit nyo kanina na kung undocumented sa France, kung magkakasakit po sila, halimbawa, o kung hindi man magkakasakit, manganganak, for example, hindi po kailangang ipakita ang patunay na sila ay dokumentado?
Doon po sa ano sa batas ng halimbawa hospital, basta dumating yung pasyente, anyway, hindi kami yung ano, pag walang papel, ang advice namin pumunta sa assistant social. So, yung assistant social, yun ang tutulong, halimbawa ma-confine yung tao, yung Pilipina, tutulong siya para tulungan ng aid medical. Ngayon, kalimitan po sa mga walang papel dito, ang hawak nila ay yung aid medical, na yun po ay magkakaroon ka kung ikaw ay halimbawang tatlong buwan ka ng residence sa France at meron kang permanent address, na para sa amin, napakalaking tulong. Kahit po operahan ka, kahit ano pang sakit mo, talagang kayo ay gagamutin. Kaya sabi ko, maganda yung kanilang ano, compare nga dyan sa London, nung narinig ko yung sinabi ni Sir ano, Gene, medyo malupit kasi dito pagdating nila sige ano na pasyente gagamutin hindi sila nakikialam kung ikaw ay may papel o wala, ibang problema yon, pero 100% mga naka-operahan ka gagamutin kanila, lalo na pag kami aid social kang hawak na card, wala kang babayaran kahit sentin. Backup ko pa doon sa ano, sa mga documented dito, mga nawala ng trabaho nung panahon ng COVID, binibigyan ng gobyerno ng 80% yung mga documented yon. Ngayon, yung mga undocumented na may trabaho din, parehas yung tinatanggap ng undocumented, binibigyan din ng gobyerno, parehas lang ng 80%. Parehas lang, undocumented ka o documented, parehas ang binibigyan ng gobyerno rito. Yun ang maganda rito sa Paris, medyo maluwag na konti. Saka yung sa hospital. Pag na-hospital ka, kahit wala kang papel, tanggapin ka nila, gagamutin ka nila. Hanggang sa lumabas ka ngayon, kung tsaka ka na lang, ano, maganda pa nga yung mga na-hospital na walang papel. Kasi bago sila lumabas, binibigyan na sila ng ano, ng form, pipilapan na nila para mabigyan sila ng aid medical, mag-apply na sila ng aid medical. Kaya mas maganda pa kayong walang papel dito. Mas lamang pa nga sa amin kami, nagbabayad kami ng tax. Sila wala, sila nagbabayad. Pero parehas ang natatanggap nila. Kaya maraming, actually mayroong mga taga-Italy, taga-France, Poland, na experience ko nung nagbibigay kami ng pagkain dito. Yung mga galing ng ano, ibang sa Italy, sa France, ngayon, andi dito sila. Eh na nga, binigyan namin ng food relief kasi nga eh, walang trabaho, no work, no pay sila. Pero pag nagkasakit sila, walang problema dito sa hospitalization dito, maganda. Yun ang advantage ng konti dito sa France. Ang galing nga diyan sa France, eh, nakakatuwa, no? Ang ano ko lang diyan, kailangan na paghandaan na ng Filipino Social Service in France, dahil narinig ng ating mga kababayan na napakaganda pala ng kondisyon dyan, ay baka dumugi na kayo. Kasi matatakot na silang pumunta dito sa UK. Ang kaibahan nga lang ay marunong sila mag-English. Pagdating dito, pwede agad sumabak. Pero dyan sa inyo, baka kailangan mag-aral muna konti ng French. Napakahirap po ng French language. Saka dito ngayon, meron ngayong eskwelahan dito na merong paaralan dito ng mga para sa mga walang papel. Tapos basta, maganda rito, naka-declare nga eh. Kahit na wala kang, hindi ka documented, di-declare ka ng amo, bibigyan ka ng social number ng ano, di ba? SS, parang SSS. So, naka-declare ka, kaya lang wala ka pang papel. At least yung magagamit mo, pagka nag-apply ka na ng papel, mayroon mga eskwelahan dito na mga Pilipino nag-aaral, may sweldo pa. May sweldo pa ng kumukang yung declare sa'yo, palagay mo 3 euro per hour, yun din ang sweldo ng eskwelahan sa'yo. Kaya marami nag-aaral dito ng mga Pilipino, at least pag Sabado at Linggo lang naman yun, kung yung wala kang trabaho talaga. Kaya maganda ano ng funds. Nakakapag-open pa ng account sa banko. That is one of yes. Katulang pa rin. So, ang question ko lang is, so halimbawa, isang undocumented, gusto nilang, siyempre, nabubuhay sila dyan, nakakapagtrabaho, nakakapag-ospital, pero kung gusto nilang maayos na yung papel nila, gaano katagal o gaano kahirap makakuha ng tamang papel? Okay.
Actually, depende po yun. Halimbawa, lumapit sa amin sa social service o paano humihingi ng tulong. Kakausapin namin yung employer kung agree siya. Halimbawa, kung agree siya na magbigay ng promise doon, push, pwede niya siyang i-declare. Mayroong tinatawag na salary. Yun ang advantage. Kasi basta may employer na magbibigay ng promise doon, push, yung parang kontrata, pwede ka nang i-declare ng amo. Depende yung sa amo, pag ang amo'y malakas o mayaman at kayang bayaran yung mga dapat bayaran sa gobyerno, walang problema. Ang importante, may among magdi-declare. Kaya walang, kahit wala akong papel, hindi ako nangangamba, nakapagtrabaho ako ng 3 months to 1 year, maa-avail ko yung papers na yon. Basta yung employer, kakausapin mo ng maayos, maayos ka magtrabaho, agree ang employer, normally yun ho nangyayari. Kaya maganda, maganda rin ho yung sitwasyon sa mga walang papel. Crystal, may question ka ba sa ating mga friends? Yeah, I'm sorry po, I lost you earlier. Pero po, just to find out po, bakit sila nang hindi nagkaroon o nawalan ng papeles diyan po sa France? Did they come initially po, meron silang visa and then nag-expired o ano pong ano reason? Ang pagkaintindi ko, minsan dumadating sila dito as tourists, tapos nagtatry sila mag-extend ng visa nila, hindi na sila ma-extend. Pero kung sila may makakita ng employer na willing na gumawa ng kontrata, yun na ang kanilang chance para sila ay magkaroon ng papel. At saka ano yun, dagdag ko lang yung mga illegal recruiter. Yun. Mm. Tinadala dito na papangako nila, maraming trabaho doon, maganda sa France, ganun-ganun. Yun nga, pagdating nito, walang papel. Kaya paano? Minsan, alam mo naman sa ano, na ginagamit yung ibang passport, yung mga ganun ba? Kaya so, yun ang naging kailan. Ano pong steps ang ginagawa dyan to catch po yung mga illegal recruiters? Because obviously po kapag pumunta sila dyan sa France, expected na meron silang trabaho and giving up everything in the Philippines, you know, they've got no money to return back home. Ano pong nangyayari sa mga illegal recruiters dyan? Meron po ba mga action taken to do something about it? Pag napatunayan na lang legal recruiters ka, I'm very sure pupunta ka naman sa kulungan. So, Syempre, bawal yun. Illegal ka, tapos nagdala ka ng parang human trafficking na yun. In fact, dito nga, meron nakulong na just sa mga human trafficking at saka huwag ka lang pahuli dahil pag nahuli ka, ikaw na may siguradong kulong. Thank you. Maraming salamat po. Yes. Maraming salamat po sa for joining us this afternoon, Miss Nelia at saka Bong Agustines. Talaga Oo, maganda po yung ginagawa ninyong tulong lalo na sa ating mga kababayan. Salamat din po sa pagbibigay ng linaw ninyo doon po sa issue o yung topic na tinalakay po natin last week, yung repatriation. At ngayong linggo, ayun pong tinalakay naman ni Gene Alcantara yung sa undocumented migrants. Napaka-interesante ng kalagayan ng mga kababayan natin dyan sa France, ano? Kasi nga, nabanggit mo, Bong, parang hindi ako makapaniwala dun sa figure na binigay mo, 30,000 undocumented. Mm. Let's double check that again. And maybe next time when we have another discussion, please join us also. Okay, salamat po. Maraming salamat po. Punta kayo sa Paris. Welcome. Oui. Matatapos po ng lockdown kasi nakikita nyo naman, hindi tayo pwedeng lumabas ng bansa. At kung kayo ng UK, ay kailangan 14 days pa yung quarantine. Oo nga po. Okay. At sinundan po yan ang France, hindi ba? Yes, just yesterday. Parang girantihan ninyo ang UK. Kapitbahay lang ang UK. Rose, pasalamat lang ako kay Father Leo Balaguer, nanonood pala siya. Okay. Tapos yun yung sa simbahan, yung chaplaincy dito sa Paris. Yan yung kinakausap namin pagkay merong namatay, tapos pumupunta siya doon sa namatayan. So, kaya lang ngayong may pandemya nga, kinukuha lang niya yung pangalan, tapos nag-meme siya doon lang sa bahay niya. Pero sinasama niya yung pangalan ng mga namatay.
Sige, shout out mo si Father. Father Leo Balaguer. Father Leo Balaguer, maraming salamat po. Kayo po ba yung nakita namin sa video na nagbibindusyon sa ating mga kababayang namatay? Salamat po sa serbisyo ninyo at sa lahat po ng tulong ninyo sa mga kababayan natin sa France, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. So, aabangan pa rin po natin ang mga update dyan o ang balita dyan manggagaling po sa ating Philcom leaders at sa atin rin pong stringer sa TFC na si Bong Agustinez. So, thank you so much.